Ako, maganda po ito. Sana tuloy-tuloy na posibleng bumaba na raw sa 6 hanggang 8,000 na lang ang mga bagong kaso ng COVID-19 sa bansa kada araw. Yan po ay sa katapusan ng Oktubre. Ayon yan sa grupong Okta Research. Kinumpirma naman ng Department of Health ang pagbaba po ng mga kaso, pero hindi raw ito nangangahulugan, pwede na tayong magpakampante. Yan ang tinutukan ni Lea V. Bumaba pa sa 0.76 ang reproduction number ng COVID cases sa buong bansa ayon sa Okta Research. Indikasyong patuloy na bumabagal ang hawaan. Katunayan, patuloy daw ang pagbaba ng mga kaso sa NCR o Metro Manila, Regions 3, 4A, Cebu Province, Northern Mindanao at Davao Region. Kung kaya sa katapusan ng Oktubre, malamang ay maglaro na lamang daw sa 6,000 to 8,000 ang daily cases nationwide. Sa Metro Manila, bumaba sa 0.67 ang reproduction number mula sa 0.88 noong isang linggo. 32% daw ang ibinaba ng mga bagong kaso. Kaya sa katapusan ng Oktubre, posible raw na pumalo na lang sa less than 1,000 to less than 1,500 ang daily cases sa NCR mula sa kasalukuyang average na 2,642 per day. I personally feel we're already seeing the end game for the Delta variant. Cases are declining. Just have to be mindful of our health protocols. Huwag muna siguro ngayon mga mass gatherings. Naniguro naman ang Department of Health na hindi lamang artificial decline ang pagbaba ng mga kaso bago ito kumpirmahin. Pag tinignan mo natin with all of these factors validated at napag-aralan, we are confirming that the cases are declining, pero hindi po ito sinyales para tayo ay maging complacent. Sabi rin ng Okta Research, may ilan sa mga lugar kung saan tumataas pa ang mga kaso, tulad ng Northern Luzon, Zamboanga City at Bacolod. May sagot naman ng Malacanang at DOH sa pangungulelat ng Pilipinas sa COVID Resilience Ranking ng news agency na Bloomberg at COVID-19 Recovery Index ng Nikkei Asia na isang financial magazine. September po tayo nag-umpisa, talagang nag-peak ang ating mga kaso. At dito po yung time period ng analysis po nitong dalawang surveys. Ang minimeasure po nila is kung tayo po nga ba ay patungo na doon sa path of recovery. At malinaw naman po ang paninindigan natin dyan. Meron po mga ibang pamamaraan para mabuhay kasama ang COVID bukod po sa lockdown. Samantala, isa ang Pilipinas sa mahigit 20 bansa kung saan isinasagawa ang clinical trial sa oral antiviral drug na Molnupiravir. Inanunsyo ng kumpanyang Merck at Ridgeback Biotherapeutics na base sa interim o paunang resulta ng phase 3 clinical trial ng kanilang gamot, na pababa raw nito ng kalahati o 50% ang panganib na maospital o mamatay ang mga pasyenteng may mild to moderate COVID-19. If this is a game changer and it's really going to be of benefit to the population, our country, no, the national government, will try to position to have better access to this drug. Binigyan na rin daw ng Food and Drug Administration ng Emergency Use Authorization ang Ronapriv bilang treatment sa COVID-19. Ito raw ang pinakaunang gamot para sa treatment ng mild to moderate COVID-19. Dahil EUA lang ang ibinigay dito, ay gobyerno lamang ang pwedeng makabili nito. Lea Alves, Nakatutok, 24 Oras.